Kasi sa totoo lang po, pero kung hindi po namin gagawin to at hindi maririnig ng mga tao ang nasa dibdib namin, ang mga hinaing namin, ang mga nasa isip namin, sino po ang gagawa? Lahat kami matatakot? Hindi namin sinasabi na matakot ka. Ha? Alam mo ba yon? Anong gagawin namin ngayon sa bahay namin? Magti-TikTok? Hindi ko sinabi mag-TikTok ka. Ako, nagti-TikTok ako. Panoorin mo TikTok ko. Dali. Hindi ba kasi ako kakain? May kanin ka ba? Ka... Andun sa likod... Bakit? Bakit? Meron naman. Eh kasi dimples mo palang ulam na. You got that smile that only heaven can... Para mapaligaya po kayo? Ang tanong ko lang po, pasensya na po kayo ah. Ngayon lang po kasi kami, tagal na rin po natin kasi napahinga. Ngayon kami nabigyan ng pagkakataon para magsalita eh. Mula na pasara po ang ABS-CBN. Kinikimkim po namin yung galit namin dito sa adibdib namin. Hindi namin sinabi na magalit ka. Di ba? Di ba? Anong klaseng hustisya o anong klaseng mga tao ang gumawa nito? Yun po ang tinatanong ko. Ano po ba talaga ang totoo? Sige nga, sabihin mo. Kasi kasi kaming mga artista. Galit? Pero tumatawa ka. Di ba? Galit ba talaga? Come on. Galit ba? Galit? Maaaring lahat ng panglalaay inabot na po namin. Di ba? Tama po yung sinabi ni Kim. Minamaliit kami. Kasi hindi naman kami nakapag-aral. Artista lang kami. Hindi naman kami nakapagtapos. Diba? Lahat ng panglalaay. Okay lang po yan. Wala namang problema dyan. Hindi namin kayo nilalaay. Iniisip nyo lang yon na nilalait kayo. Diba? Diba? Hindi namin kayo nilalait. Ikaw lang may sabi nun. Ikaw lang. Diba? Opinion niyo po yan. Ang sinasabi ko lang po, nung nagkaroon ng COVID-19, alam niyo po, ang ABS-CBN ang isa sa mga nanguna para tumulong sa ating bansa. Talaga ba? Before COVID, issue na yan, man. Di ba nga, nasa kongreso na yan, nasa senado na yan. Di ba? Kung alam mo yun. At huwag mong idamay-damay yung COVID. Kasi before COVID pa lang, yan yung sinasabi na nila. Di ba? Na kailangan i-renew ang istasyon nyo. Pero kailangan nyong sumunod sa batas. Kaming mga artista, walang nagsabi sa amin, walang nagpilit. Kahit maging buhay na namin ng kapalit. Kung manonood kayo sa balita, halos lahat ng mga artista nasa labas. May mga artista na kumikilos kahit hindi nyo nakikita sa TV o sa social media. Bakit? Kasi po, ito na yung pagkakataon namin para naman kami ang tumulong. Kasi po, yung mga hindi nagagawa ng iba, kami na po ang gagawa. Kasi nakakahiya naman po sa inyo. Hindi namin kailangang mahiya sa inyo, man. Diba? At kung kailangan nyo na i-post nyo sa social media o hindi, sa inyo yun. Wala kaming pakialam doon, man. At nakakatakot lang po, sabi ko nung sarili ko yung sinara yung ABS-CBN. Gano'n ba kasama yung ano? Yung nangyari? Ano ba po bang nagawa namin mali? Ano bang nagawa ng mali ng kumpanya ko? Simple lang, men. Kaya nagsarado yung kumpanya nyo. Kasi nga, hindi nyo sinusunod ang batas. Diba? Expired na. Ang yaman-yaman ng istasyon nyo, expired na yung prangkisa nyo. Diba? May nilabag kayong batas, may nilabag ang istasyon nyo. Kaya nga, hindi ni-renew. Use your kokote, man. Kasi yun ang tinatanong lagi ng mga tao eh. Hindi ako umahilig sa social media. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ko ito papasukin. Kasi alam ko masasaktan lang ako dyan at hindi yan ang buhay ko. Basta ang alam ko, tatrabaho lang ako. At yung trabaho sa akin, ang tawag sa akin, artista. Pero ang tingin ko sa ginagawa ko, trabaho lang to.
napilitan po ako mag-post sa mga IG ko. Bakit? Sobrang galit na galit po ako. Sabi ko, ano klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nauna niyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran back every month sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Kailangan nyo magbayad ng buwis, men. Kasi nga artista kayo. Artista kayo. Diba? Malaki ang kinikita nyo. Kailangan nyo magbayad ng buwis, men. Bakit dumating ang pagkakataon ito na kami ang naisip yung tanggalin? Tanungin mo yung boss mo. Tanungin mo yung amo nyo. Kasi nga, expired na yung prangkesa nyo. Diba? Dapat alam yon, men. Dapat alam mo yon, men. Sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapaka-jologs na po ako. Jologs ka naman talaga, men. Di ba nga, tinuportahan kita, tati. Tinuportahan kita, idol kita, men. Pero, men, gamitin mo yung utak mo, men. Gamitin mo. Nakakatulog pa naman kami, men. Di ba? Masaya kami. Kasi nga, expired yung prangkisa nyo, men. User kokote, men. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili ng lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit na galit na galit. Sobra po ako. Galit na galit kami, pero tumatawa ka. Ikaw lang yung tao nakikita kung galit na galit ka. Nagla-live ka, galit daw, pero tumatawa. Ano ba talaga, men? Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Buti pa yung pogo. Diba ang pinaglalaban nyo? Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo. Men, sinasali mo pa yung pogo. Ano? Expired yung prangkisa nyo. Kahit isali mo yung pogo, kung yun ay sugal, kung sumusunod sila sa batas, kung updated sila sa bayad, men. Oh my God, user kokote. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa kayo? Na nawala ng trabaho ang 11,000 na tao? Men, correction ha. Hindi 11,000 yung employee ng ABS-CBN. Yung dineclared nila, above 4,000 lang. Ano ba? User kokote, men.